everyone, and welcome back to another vlog, Char! So guys, maulan ngayon dito at nag-crave si Ray Irvin ng baked sushi. So pagbigyan natin ngayon, kakarating ko lang sa bahay. At siya din ay bibili para magkare-kare daw siya. And guys, okay. Open! Ito, di automatic! Hindi ka man systematic lang. Systematic. So, nag-crave siya ng sushi, baked sushi. At ano pa? Kare-kare. Luto, kare. Sina-adjust niya yung chan niya. Wag na! Pakita mo na yung ebidensya. Okay guys, so, punta kami ng TNT. Kasi may exam siya pala ngayong ano, saglit lang. Ngayong 13, sa Thursday, para sa kanyang third class. So, after ng exam niya, pampawala ng kaba. Saglit lang guys. Kaya lutuan siya ng ano, kare-kare after ng exam niya. Kasi ninervyusin to sa exam. So ready ka na sa exam mo, Mr. Kalika? Buyong. Buyong is the way to success. So sabi niya, huwag ko daw siyang disturbuhin until sa exam niya kasi mag-review. Hindi nga niya ako sinundo, naulanan ako, pero ngayon, pagdating sa pagkain, tara! Saglit tayo, papunta ng TNT at Walmart, sabi yung ganon. No, diba? So, pagkain over me, pagkain. Kala ko, alas 4 ka pa. Sabihin mo na lang, Ray Irvin, na ano, wala ka ng ganang sunduin ako. Nagdadrama. Alas 4. Uy, palusot na naman siya. Alam naman niya yun. So, yun. On the way na kami. So, huwag ka nang magpaliwanag. Sa presento ko nang magpaliwanag, Kalika. So, see you later, guys. So, guys, yung sushi natin ay kailangan natin bumili ng furikake. So, yun yung lagay natin sa taas. Tapos, bili ako ng wasabi. So, yun. Diba tayo? Ang maliit lang. Yan. $2.49. So, okay na. Of course, yung Japanese mayo. Kailangan natin to. So, magkano siya? $10. Tapos, bili din tayo ng rice vinegar. So, $3.85 lang yan. So, actually, pwede daw gumamit ng ibang kahit anong ano, vinegar. Rice vinegar na lang yung bilhin ko. Para lasang-lasa talaga siya na baked sushi. So guys, tapos na kaming mamili. At kami ay uuwi na. String beans. String beans? Wala? So, punta pala kami ng ano, Walmart. Walang string beans dito sa TNT. Okay. So, nagugutom na naman siya. Siupaw! May siupaw kami. May siupaw. Ano to? Barbecue? Flavor? Okay, so, tikman muna natin. Shuma-shuma lang. Shuma-shuma! So guys, ito na po yung paggawa ng baked sushi. So, ilagay lang po natin dito yung rice. Itong rice na to guys, ano to, sushi rice na may vinegar at sugar na minix ko dito sa bowl. So, ilagay na natin siya. Madami yung rice ko. Parang puro rice na lang itong sushi ko. Hindi na siguro. Hindi na magkasya yung ano. Yan. Tapos, lagyan na siya natin ng ano, yung artificial crab, guys. Itong artificial crab na to, nilagyan ko na siya ng yung Japanese mayonnaise with wasabi, tapos yung katas ng onion, lagay ko dito, minix ko dito. Abunda sa sahog tong ano na to, sushi bake. By the way, first time ko pong gawa nito sushi bake. Lagyan pa pala natin to ng itong egg. Dapat pala yung egg, guys, doon to sa may rice banda
after ng rice, ito sana yung nasa taas. So, baliktad na siya, guys. Kebs na lang to, guys. After, lagyan natin ng onion. Onion. Tapos, ito na. Lagay na natin tong cucumber na may mangga. Tingnan natin mamaya kung ano kalalabas nito. Yan lang. Another mayonnaise na naman. Yan. So, okay na yan, guys. I-microwave na lang natin ng, let's say, 5 minutes. Charan! We'll see later. So, guys, di ko alam kung okay na ba yun. Tama na ba yung pinagagawa ko? So, first time po akong gumawa ng baked sushi. So, tingnan natin mamaya yung resulta. Yung itong ginawa ko ay, ano lang, microwave sushi. Baked in microwave. Ano yun? So, try natin. Check natin mamaya kung tama ba. Test pickman natin. Siyempre, masarap yun ako nagluto. Char! So, guys, ayan, nasa loob siya ng microwave. So, budburan natin siya ng, ano to? Rice seasoning. Furikake. Ayan. Budburan natin siya. Okay. So yan guys, lagyan natin ng ganito. Okay, dapat i-spread ba yan siya guys, pero Milo, ito naman si Milo, nandito na naman sa baba, yung makulit na aso. Yan. So, yan guys. So, kumusta yung sushi bake? Ang guy! Sarap. Sarap? Kasi na-videohan man, masarap na lang. Yung bake, yan. Ito din kasi, ano siya, may sirat siya, ito wala. Dito kasi tinatalo ng sirat siya. So, magligpit na ako, guys. So, ayan. Yan yung finished product. Ayan. So, yun, guys. Nasarap pa naman yung ano ko. Customer ko na si Kalika. Nasarap pa na. Nasagwa. So, okay naman yung ano. Okay naman yung ginawa ko na baked sushi. So, ngayon, mag-deliver ako ngayon doon sa ate ko ng ano. Ano to, sharing. Sandito, dala ko. So, naglalakad ako papunta doon sa kanila. So, ito yung view ngayon. Kanina, umulan, pero ngayon, okay naman na. Bukas na naman daw, ulan na naman daw to. So, we'll see. Tapos, sana walang tao ngayon sa room. Doon sa, yung ano, sinabi ko na $400 per person para ma-video natin at may pakita. Ang ganda din ng mga bahay dito. Ayun. May for sale, pero sold na. Ang ganda yung panahon ngayon. So, I'll see you later, guys, ha? So, guys, andito na ako sa bahay ni Ate Flora. Sino na yan? So, siya po si future ano landlady niyo kung sakaling dito kayo magstay. Oh. 'Di ba? Mabait nga sa Ate Flora. Oh, nagbibigay yan ng mga buwad. Ala, baka hanapan ko ng buwad niyan. Hanapan ka. Sa Ate Flora, 'di ba? $400 per person tino. Ano, kung gusto nila doon na lang sila sa tinihan ni sa room niya. Oo, sa room niya sila dalawa mag-share. Mag off. Magkano yun ate pag couple? 300 na lang bawat isa. Ah, pag couple. Pag couple doon sa room niya. Sa room niya. Yung single, oo. Pero pag doon sa ano, kwarto na yun, lilipat kasi si Alvin, si Alvin.
si Alvin. Ah. Kanina dyan. Ah, okay, okay. Oo. Kung oo. Okay lang sa kanila dalawa. Sila doon sa kwarto ko. So, ah, okay. Mas okay din to. Kasi couple sila din te. Mas okay lang din yun. Oo. So, August 1, most probably magbakantinente. Oo. Sige, mabait sa ati Flora. Bilis kausap. So, guys, see you later. So, hi everyone. So, ito po yung living room, my TV. So, lahat po kayo makakagamit dyan. Tapos, yan po yung dining table nila. And then, yan. Yan yung pinto. Tapos, pagpasok nyo dito, guys, yan. Ito yung lutuan nyo. Tapos, may mga cabinet kayo dyan. So, pabayaan nyo na muna yan dyan. Hugas na yan. Ano lang yan. Pinatuyo lang nila before nila ilagay dyan sa drawer. So, yun, may microwave, may shared yan. Tapos, ito, may occupied na to. Tapos, ito yung toilet. Ito yung toilet. Yan. Yan. Tapos, yan. Ito, occupied na pala. Yan. So, occupied na pala. Yan. So, guys, ito yung room na available na. Available ngayon. So, yung room na ano. Yung room, guys, doon sa kabila na sinabi ko. Sabi ni Ate Flora, ano pala, ma-occupy na yun sa ngayong katapusan. So, yun hindi na available. So, itong kwarto na to, itong kwarto ng ate ko ngayon, pasensya na sa kalat, guys, kasi umuwi na lang siya para matulog. So, ano to dito? Pag single ka lang, $500 with utilities. Pero pag dalawa kayo, $300 per person. Couple ha, couple na lang. Tama lang for two person. $300 per person kung couple kayo. Pero kung mag-isa lang kayo, $500 with utilities included na to. So, hi everyone! So, yun na nga, yung bahay na pinuntahan ko, yung bahay na finiture ko last vlog ko na $400 ay okupado na pala. Yung isa darating ng ano, lilipat pala end of this month. So, yung available na lang talaga is yung kwarto ng ate ko. So, yung kwarto ng ate ko, may subscribers kasi tayo na nag-comment doon na naghanap sila ng room. So, yun, binigay ko sa kanila at thank God, kinonfirm naman ni Ate Flora yung may-ari ng bahay na sige, hindi ko na ibigay. At napakabait talaga ng may-ari ng bahay na yun. Kasi nga, nung tinawagan ko, sabi ko, Ate, please, huwag mo nang ibigay. May mag-rent na dyan. Darating sila next month. So, August 8, sabi naman Ate Flora, sige, walang problema, Dai. Sabi niya nang ganun. Hindi ko na yun ibigay sa iba. Tapos, sinabi pa ni Ate Flora, so kailangan ba nila ng sundo? Susunduin ba namin sila? Sabi ni Flora. Sabi ko, ay, di ko pa po alam, ti, kasi ang nasa isip ko, baka may kakilala sila dito na susundo sa kanila or may na-arrange na sila na transportation. Tapos sinabi ko kay Ate Flora na either ikaw, ti, di ko alam, or kami ang susundo, di ko pa alam. So, ano ko lang muna sila, i-ask. So, nag-ask naman ako, tapos kailangan talaga nila ng sundo. Kaya sinabi ko kay Ate Flora, tapos sabi ni Ate Flora, sige, pasabi na lang sa kanila na i-send yung ticket nila one day to two days before their flight para ma-arrange natin yung sundo sa kanila. So, hi! So, finally, na-close na yung room na yun. May magre-rent na pala next month. And then, may isa pang nagtanong kung may room pa ba daw kung alam na for rent. So, yes, meron pa. I-confirm ko lang doon sa may-ari kung wala pa ba siyang target mag-rent doon sa room. Kaya yun, itanong ko, tapos i-update ko na lang later. Okay, so that's it for today, guys. Thank you for watching. Until next time, bye! God bless everyone! Hi everyone! Kakatapos ko lang maglinis ng bahay. Marami kasi ako nakain. Char! Kaya nagpapatunaw ako ng kinain ko. Tapos kakatapos ko lang talaga. So ngayon, nandito ako sa backyard nila ni Kuya, nila ni Ate. At namunga na pala yung apple nila. Tingnan niya. Yan. Wow! Ang cute ng apple. Daming bunga. So ngayon, uunahan ko na yung mga ibon. Ang dami, oh. Oh. Yan. Sa backyard lang yan ni Kuya. Ang dami. So ito,
sabay natin itong kunin. Mamitas ng apple. Kain na. Matamis na masim-masim. Sarap isaw-saw sa ano, asin. Dami guys. Yun yun. Ito yung backyard nila ni Kuya. Yan naman yung room namin. Diyan. Maganda. Ito lang guys. Pakita ko lang sa inyo yung apple. Kasi minsan nauunahan kami dun sa mga ano, ibon. Kain sila nun. So, pasok na ako guys. Yun lang. End my vlog. See you in my next vlog. Bye again.